I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Especially po guys sa mga Marcos loyalists and supporters sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig. Nakikita nyo guys, nakikita ko siyempre. And this is good news for everybody, no? Yan po ay sabi po dito guys, no, sa ABS-CBN, no? Actually mayroon dito guys sa page ng DTI. No, ito na lang very short, no. Marcos foreign trips to generate 223,000. So ibig sabihin 224,000 jobs, grabe ano. So alam po natin na sa mga state visit ni Pangulong Marcos Jr., talaga namang very work hard president po 'yan, no. At bukod po sa kanyang mga state sa yung, ibig ko sabihin guys, yung mga pagsasalita niya sa harapan ng mga world leaders sa buong mundo, bukod po dyan ay mayroon po siyang tinatawag na sideline. Alam po natin yan. Yan yung po yung mga roundtable meeting with the famous businessman all over the world. Sa madaling salita guys, sa kanyang ginagawa, no, ay naghihikayat po siya ng mga foreign investors para dito sa Pilipinas, no, para mag-invest dito. So sa lahat ng pangulo sa buong mundo, no, or kahit yung mga past administration ng ating you know, ang pambansang Pilipinas, walang kasing tulad ni Pangulong Marcos Jr. Siya lang po ang tanging mayroong ganyang klaseng bilateral meeting sa mga state visit niya, no. So umpisa pa lang, no, kanyang pag-uupo ay mayroon na po siyang foreign trip. Ay nagulat po tayo lahat diyan eh, no, dahil nagkaroon po ng mga bilateral meeting. So nakaka-overwhelm, nakakatuwa, no, yung kanyang skills, yung kanyang diskarte ba. So kakaiba po 'yan. So dahil diyan guys, nakikreate ng 224,000 jobs ay siyempre naman mga besa. Dahil sa aking updates itong mga nakaraan guys, ay yung galing siya, saan ba siya panggaling, no? Galing siya sa Japan actually, no? Then, itong 2023 ay actually ang dami guys ang talagang nag-i-invest sa Pilipinas, no? Ang nai-updates po natin, umaabot yata ng 4 trillion. So, yung iba dyan guys, ang talagang ay kumbaga na-implement na, kumbaga gumagana na ngayon, ay nag-invest na siya ngayon, ay umaabot siya ng more than 1 trillion something, no? So babasahin po natin yan. So dahil dyan mga kababayan, yung the rest, no, so on process pa, kumbaga under follow up pa yan for sure, no. Yan naman po ang ginagawa ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Now mga kababayan, sabi po dito guys ng ABS-CBN, no, ayan, no, trabaho sa IT, BPN, of manufacturing, ang karamihan mga inaasahang malilikhang trabaho mula sa investment na nakuha sa foreign trips ni President Ferdinand Marcos Jr. Ayon po sa DTI. Katulad po sinabi ko guys, mayroon po yan doon sa DTI yung website po nila. So, hindi lang po international ang nag-invest kundi pati ang local. So, dahil dyan mga besa, i-updates po natin yung 2023 na sumatotal, no, na talagang nag-invest, kumbaga ngayon ay gumagana na, no, yung the rest on process pa, kumbaga under follow up. So nako, talaga namang kakaiba si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga diskarte, no. So dahil dyan guys, may ipapakita ako sa inyo another news, ayan, another updates, ika nga, ito po yun. So ito mga kababayan, nakikita nyo? Ayan. Ang sinabi po dito guys, ha, ito yung 2023, no, total na nag-invest na dito sa Pilipinas. The Philippines Board of Investments, which is ang BOI, hitting 1.16 trillion. Wow, grabe, ang laki. No, trillion for 2023 underscores the robust investors' confidence in the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr. and the effectiveness of the investment promotion initiatives. Wow, grabe, di ba?
So dahil dyan guys, nagki-create po talaga siya ng maraming trabaho. Why? Because of manpower, di ba? Alam po natin yan. So sabi dito guys, oh, ayan o, oh, nakikita nyo? Wow, di ba? BOI exceeds pre-pandemic investment approvals. The BOI hitting Philippines ay 1.16 trillion for the 2023. Reaffirms strong investors' confidence in the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., the responsiveness to the policy initiative of the President, and the effectiveness of the aggressive investment promotion activities under the Make It Happen in the Philippines campaign, Trade Secretary and BOI Chairman Fred Pascual. So malinaw na malinaw yan, mga kababayan. Pag marami nag-invest, ibig sabihin guys, ay maraming magkakaroon ng trabaho. So, dahil dyan, pag nagkaroon ng maraming trabaho, mabawasan ang poverty, ang kahirapan. So now, ang problema talaga ngayon, guys, ay isa sa mga hinanaing mga Pilipino, no? Ewan ko lang kung bakit sila laging nagdadaing. Hindi nila naiintindihan yung tinatawag na global crisis, no? Ang ibig kong sabihin dito, yung mga pangunahing bilihin talagang mataas. Why? Kasi mga kababayan, nasa global prices at global crisis tayo ngayon. Ibig sabihin, hindi sa Pilipinas lang ang tumaas, kundi pati sa ibang bansa. Kasi sanhi nga ng kaguluhan dyan sa Middle East. Katulad po yung nangyari ngayon. Nagkaroon ng hijack, no, ng mga maraming cargo ship dyan po sa Red Sea. So yung mga cargo ship na yan, mga kababayan, alam nyo, yan po ay naglululan, no? Kumbaga nagkakarga ng mga langis papunta sa Asia, Europe. Biro nyo yun? So, ang sinabi po doon sa international si NBC, no? Ay napanood ko to guys. Ha? Ang problema dito, kung magpatuloy po ang hijack ng mga Houthi rebels dyan sa Yemen, ay medyo malalagay sa alanganin ang ekonomiya ng bawat bansa. Ika nga global economic crisis guys, magkakaroon yan. Ayon po sa international na binasa na napanood ko, bakit? Dahil kung magpatuloy itong panay hijack ng itong mga Houthi rebels, malamang mga kababayan, baka magdubli ang mga bilihin ng, you know, ang pangunahing bilihin, of course, ang gasolina. Baka magdubli ang presyo. Yun po sa aking nabasa. Dito po sa CNBC, no? International news po yan. Kasi nga nire-report itong nangyari dito sa Yemen, pag-hijack ng mga cargo ship, no? So sila po yung hahatid sa Asia, you know. Alam po natin 'yan. So dahil diyan, siyempre gumagawa ng paraan ng Amerika between the British country na talagang dapat sugpuin itong mga ano ito, guys, ha? Itong mga Houthi rebels, kailangan hadlangan sila, no? So yun po ang ginagawa ngayon ng bansang Amerika, no? So dahil diyan, mga kababayan, yan po ang pinaka latest updates po natin, no? Sa iba naman, actually guys, hindi po lahat ng bilihin ay mahal, no? Actually sa ngayon, ang pangunahing bilihin, karne, ayan, of course, nung last December, hindi maiwasan po sa atin yan. At talaga ang December, mataas talagang bilihin yan. Hindi ibig sabihin hindi gaano mataas. Bahagyang tumaas lang, no? Every December po yan. Hindi po natin, ano yan, kumbaga hindi na tayo nabago dyan. Ganun talaga. Ang mga retailers, nagtataas ng bahagya yan. Kasi katwera nila, maraming bibili, maraming tao. Parang minsan may nagsasamantala, parang ano, not all actually, you know. So, ang ibig kong sabihin, actually yung presyo ng manok dito sa amin, very affordable. Ika nga, bagsak presyo talaga. Ayaw nga sa PTB4, bagsak presyo ang mga manok. Bakit? Sa oversupply, mga kababayan, no? So ipapakita ko sa inyo yung video na courtesy po ng FTB4. So ang medyo mahal yung bigas, syempre
karne and the rest ang mahal, yung mga imported na mga bili mga produkto guys ah. So well, anyway, sabi natin kung pagmahal ang gasolina sa merkado, asahan niyo po magmahal po talaga yung ibang pangunahang bilihin. So sana po maging malawak ang kaisipan natin, lalo sa mga anti-Marcos laging nagdadaing, maghanap po kayo ng trabaho pang extra, no, para mayroong pagtustos ang inyong mga pang araw-araw na pangkain. So, yun guys, no? Actually, marami tayong very good update news sa inyong lahat. So, bago yung panoorin guys yung video ng Fiti Before, no? And don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga videos. So, yun mga kababayan, ito po yung another update news po natin sa inyong lahat, no? Ang sabi kasi nila, mahal yung mga bilihin ngayon. Sabi ko nga, guys, hindi naman lahat, no, mahal. Mayroong mga pangunahin. Pero ang sinabi po dito ng PTB4, bakit sabi dito ay bagsak ang presyo, no? Presyo ng manok, bagsak presyo dahil sa oversupply. O, sabi ko sa inyo, eh. Sabi ko na nga ba, eh. Yan nga, eh, no? Ito po, guys, ha. Ito po yung mga palatandaan. Unti-unti nang bumababa ang mga bilihin sa merkado. Bakit? Eh, ayan na lang, oh. Yung isang update so sa inyo, yung mga gulay, oversupply, bagsak presyo, ipinamimigay na lang galing binggit. Alam nyo po yan, mayroon akong upload. Ngayon, ito na naman. Bagsak presyo ng manok. Eh, totoo yun. Because of oversupply. See? Yan na po ang umpisa, ng pagbaba ng mga bilihin. Aba, eh baka mamaya magugulat na lang po tayo. Ito po, masasabi po siguro natin, ito po yung palatandaan, ang ekonomiya ng bansa, gumaganda. O diba? Unti-unti nang bumababa. So ang problema po natin dito mga kababayan, ito po guys yung gasolina, no? Yung global market. Kasi alam po natin, pag mahal ang gasolina sa global, ay natural guys ha, tumataas din ang gasolina natin dito. At tumataas din ang mga pangunahin ng bilihin. Pero kahit papano, afford naman ng karamihan. Yung mga nagre-reklamo lang talaga, yung mga anti-Marcos actually. So, ipapakinig ko sa inyo ito, itong video na ito. Courtesy po ng Fiti Before. Sabi po dito guys, DA walang planong magpatupad ng SRP sa bigas habang ang presyo ng manok bagsak presyo dahil sa oversupply. Today sa guwento guys ha. Wow, grabe. Biro nyo. So ipakinig ko sa inyo guys yung sinabi ng PTB4. Courtesy po 2024, tumaas na ang singil sa tubig, kuryente at gasolina. Patuloy din ang pagsampa ng presyo ng bigas na pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, mula 40 pesos na pinakamurang bigas na karaan linggo, pumapalo na ngayon sa 47 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng well-milled rice. Kaya suwestyo ng Federation of Free Farmers, magpataw ng suggested liter price o price cap. Kung meron nagbibenta ng 55 or even 60, masasabi natin na medyo sobra na yun. Parang extraordinary profit na yun. Might have to reach a level of a price ceiling, price cap. It's not a supply problem right now, but there is anticipated supply problem in the next few months. Kaya tumakas. Pangamba dyan ng Grace Retailers Confederation of the Philippines, malugi uli gaya na nangyari na karang taon kung kailan ipinatupad ang price cap sa bigas. Kasi ang hirap na paglagay ng SRP sa ganitong panahon dahil volatile nga po siya, hindi natin hawak po ang presyo. Nakatali po tayo sa world market price, uptrend po yung presyo natin. Tama. So kung magkakaroon tayo ng SRP, baka po makagulol po doon sa ano po natin, sa retailing, sa market. Kung gumagalaw po ang bigas natin, almost a week. Pero hindi na raw kinukonsidera ng DA ang paglalagay ng SRP sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas. Pabago-bago kasi ang international market price dahil sa banta ng El Nino, kaya mahirap kontrolin sa ngayon. Sa maraming pagkakataon, magsasaka raw ang dehado rito dahil tiyak na babarati ng mga trader ang kanilang
kanilang ani para hindi maapektuhan ang kanilang tubo. Posible rin ani lang magdulot ang espekulasyon at hoarding. Sa ngayon, itinataas anila ng DA ang buffer sa bigas sa pamamagitan ng importasyon. Makatutulong daw ito sa pag-stabilize ang presyo kaya hindi kinakailangan pumagitna ng gobyerno. Gagawing prioridad ang paglalagay ng Implementing Rules and Regulations sa Price Act na magbibigay pangil sa DA sa pangangasiwa ng presyo ng mga agri-product. Bumubuo na rin ang data system para makita ang demand at supply sa mga produkto tulad ng manok. Mag-aapat na buwan na anilang oversupply ang manok ayon sa United Broiler Raisers Association. Sabi ni Jason, pahirapan ang pagbibenta ng sariwang manok sa trabaho market. Sa nakakaubos kami ang 2 bag, saka 1 bag na weight, 1 bag na drumstick. Pero ngayon lang, 1 bag nga lang, hindi pa makakalahat pag wala yung mga protein dyan. Matumal na nga, mataas pa raw ang bagsak sa kanila. Kaya umaabot sa 200 hanggang 230 pesos ang presyo ng sariwang manok. Napilitan na tuloy gumamit ang frozen na manok sa kanyang karinderiya si Dora na 140 pesos lamang ang kada kilo. Sa mga frozen, pwede ko siya ibenta ng 50 isang order yung mga meats, yung mga 60 to 70 isang order. Kapag yung local. Pero hindi raw dapat lumagpas sa 150 pesos ang per kilo ng manok sa harap ng oversupply. Marami ang production, mababa talaga ang demand. Yung retail nga may disconnect with farm gate. Iahambingi yung gap between retail prices and farm gate prices. Kung yan, mas halos nag-a-average na mga 90% during the 4th quarter yung gap eh. Makikipag-ugnayan ang DA sa mga lokal na pamahalaan para alisin ang mga frozen chicken na bawal anyang ibenta sa palengke na siyang nagdudulot ng oversupply sa lokal na manok. Kasi meron tayong food safety act na nagbabawal ng ganyang patakara dahil dapat una-una yung mga kasi natin na chicken ay dapat sa hotel lang, sa restaurant, sa mga institutional gahat, ng mga pastigat, things, doon lang dapat mapuntayan. Pero para sa ilang negosyante na ito lang ang pinagkakakitaan. Wala po nagre-reklamo na delikado ang proseso, hindi naman. Okay naman siya kakiwi. Pati kami, kinakain po namin yan.